kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karinarimar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mga kukulap, mga paparap. Kaluluwang ligaw at mga maligaw. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakatingin sila. Mga hindi may palinganag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo matag-lalaruan. Ang Mount Malindig at ang Aswang sa Kubo. Isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. At ni Antingera Stories. Isinatinig ni Shaila Hart. Napakaganda ng sikat ng araw noong December 16, taong 1999. Mabuti at nakakuha agad ako ng bus mula Cubao papunta sa Pantalan. Sasakay ako ng ferry patungong Mugpugport at mula doon ay may mga bus na nag-aabang ng mga pasahero papuntang Buena Vista. At kung malapit lang ay jeep o tricycle naman ang nag-aantay papunta sa Barangay Sihi. Pero ako, pinili kong mag-bus na lang at sa bayan pagbaba ko ay doon na ako kukuha ng tricycle malapit sa lugar na pupuntahan ko. At bibibiyon na parte ng Buena Vista. May dahilan ang aking pag-uwi. Gusto kong makilala ang mga magulang ng aking long distance boyfriend at makita ko na rin siya sa personal. 3 years din kaming naging magkarelasyon sa pamamagitan ng sulat at napagkasunduan naming umuwi sa kanila. Magkaiba ang flight namin gawa ng mas nauna siyang nakapagpaalam. Tuwing winter lang sa Fransya pwedeng magbakasyon at ako naman ay kailangan pang makiusap sa mga amo ko kung papayagan akong mag-holiday. Mabuti naman at nataong kaarawan ng ama ng aking amo. Matanda ng ama ni Sir, nasa 80 na rin at may sakit sa kidney. At kasalukuyang nagda-dialysis ito kaya mahirap ang kalagayan niya. Bilang anak ay nag-file siya ng 1-month leave kasamang asawa at anak. Swerte dahil ibinigay nilang Christmas gift ang bakasyon ko. Matagal na rin akong naninilbihan sa kanila, mahigit 10 taon na rin. At hindi ako nagpapalit-palit ng amo mula ng mga ibang bansa ako at kasalukuyan akong nakabase sa Qatar noong mga panahon na yon. Isang project consultant si Marcel ang aking boyfriend. Nakapagtapos bilang civil engineer pero dahil sa hirap ng buhay, ay mas pinili niyang magtrabaho sa ibang bansa. Mahigit 6 na taon na rin siyang nagtatrabaho sa France. Nag-umpisa bilang technician hanggang sa masungkit niya ang premyo. Malaki-laki rin ang kanyang sahod, sapat upang makapagpatayo ng bahay nila at mapag-aral ang kanyang 2 kapatid sa kolehiyo. Mga ganap na alas 9 ng umaga noong makarating ako, napakaganda ng lugar nila. Hindi ako nagpasundo, mas gusto ko ang maglakbay mag-isa. Sumakay ako ng bus papunta sa kanila at habang nasa daan ako ay panay ang tingin ng mga ibang pasahero. Naninibago siguro sila dahil bagong mukha ako sa lugar. Pagkatapos ng 30 minutos ay may isang babaeng nasa edad 50 siguro. Maganda ito at maputi
maamo ang kanyang mukha. Kinausap niya ako at ang sabi niya ay, "Bago ka lang rito, no? Ako nga pala si Marinette. Just call me Nenet for short. Kanina pa kita tinitignan. Saan bang punta mo?" Tanong niya at kita ko sa ekspresyon ng mga mata niya na excited din siyang malaman kung saan ako pupunta. "Sa Buena Vista ho. Doon ako pupunta. Malayo ba dito yung lugar?" Tanong ko. Ngumiti siya at inabutan ako ng papel imbes na sagutin ang tanong ko. Tinanong ko rin kung para saan ang inabot niya at ang sabi niya, isinulat niya dito ang kanyang address at telephone number. At para mas makilala namin ang isa't isa, yun lang. At nagpaalam na siyang bababa sa susunod na bayan. Itinago ko ang papel sa aking bag at ngumiti ako sa kanya bilang tanda ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng ilang minuto, ay narating ko na rin ang bayan ng Buena Vista. Chinek ko ulit ang sulat ni Marcel. Ayon sa address niya, ay nasa baryo ang sa kanila. May direksyon naman kaya madali lang hanapin. Habang nag-aabang ako ng masasakyan, ay may isang mamang nagtanong sa akin kung bago lang ako sa lugar. Tumango lang ako at isang tipid ng ngiti lang ang isinagot ko. Bigla itong nagsalita at ang sabi ay, "Maglagay ka ng posporo sa bulsa mo." Dumukot siya ng tatlong palito at ibinigay sa akin. Noong tanungin ko kung para saan ito, ay sabi niya, "Pangontra sa aswang." Ayaw di umano ng aswang ang pulbura. Takot sila sa ganitong bagay. At ayon pa rito, ay huwag na huwag ko itong iwawala o tatanggalin sa bulsa ko. Tumalikod ako at tumungo na ako sa sakayan. Nang bigla, ay naalala ko, di pala ako nakapagpasalamat sa lalaki. Kaya lumingon ako sa likuran ko upang magpasalamat sana. Ngunit wala na ang lalaki. Habang nasa daan ako, ay napapansin kong sobrang bilis ang pagpapatakbo ng motor ng driver. Halos mauntog na ako noon sa loob ng sasakyan sa bilis nito. "Manong, dahan-dahan lang po. Baka madisgrasya tayo sa bilis mo." Sigaw ko dahil naiinis na ako. Tumingin siya sa akin at hindi man lang ngumiti o nagsabing pasensya na. Parang dingi siya dahil diretso pa rin ang takbo ng sasakyan. At sa wakas, ay nakarating na ako sa bahay ni na Marcel. At yung sinakyan ko ay umalis kaagad pagkakuha ng bayad. Sinalubong ako ng aking kasintahan na kanina pa pala nag-aantay sa labas. At sa unang pagkakataon ay nagkita rin kami sa personal. Dati, sa sulat lang kami nagkakausap. At aabutin pa ng isang buwan bago ko mabasa ang sulat niya. Depende rin kung express mail o ordinary lang. "Ang ganda dito sa inyo at ang ganda ng bundok na yun, no?" At itinuro ko ang isang bundok malapit sa kanila. "Yan ang Mount Malindig. Actually, aakyatin natin yan. Gusto mo, mahal?" Sabi nila, may kaakibat na swerte raw ang sino mang aakyat dyan sa bundok na yan. Sabi ni Marcel habang buhat-buhat ang aking malaking bag. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Nakagaanan ko naman silang lahat ng loob. Mababait ang kanyang dalawang kapatid at tatay. Medyo suplada lang ang nanay niya. Kinagabihan, mga alas 5, ay nakita kong may ipinapako si Marcel sa labas ng pinto at sa ibaba ng bintana ng mga magulang niya. Akala ko decoration dahil nakabaliktad na walis tingting ang mga ipinapako niya. Tinanong ko kung anong okasyon at ang sagot niya, pangontra raw sa mga gumagalang aswang. "Mahal, may aswang ba rito sa baryo ninyo?"
tanong ko. Kahit san naman, basta may sakit, may inaaswang. Kahit siguro sa inyong mahal, nakagawian na ng bawat Pilipino ito. Parte na ng kultura natin. Paliwanag ni Marcel na may pinaghuhugutan. Sa bagay, naniniwala ako dyan sa pangontra na yan at sa aswang. Pero di pa ako nakakakita maski isa. At kung makakakita man ako, ay alam ko ng aking gagawin. Magpapa-autograph ako. Biro ko sa boyfriend ko at napansin kong sumimangot siya. Tila hindi natuwa sa sinabi ko. Divine mahal, hindi biro ang aswang. Pero kung talagang gusto mong maka-experience, ay antayin mo. At mamaya, pag malalim na ang gabi, ay may mga aswang sayo. Pabirong wika ni Marcel. Che, sira ka talaga ano? Kung ano-anong nasa utak mo. Mamaya, magkatotoo yung sinasabi mo ha. Kinaumagahan, ay napagpasyahan naming pumasyal sa Mount Malindig. Ang gusto ko kasi ay yung may magawa naman akong kakaiba sa lugar na pinupuntahan ko. Kaya di na kami nagsayang ng oras at naghanda na kami. Nagdala din kami ng tent, yung pangdalawahan. Ayon sa nanay ni Marcel, ay may mga katutubong pwedeng sumabay sa amin sa pag-akyat. Bibigyan na lang namin sila ng bayad o pagkain. Nagpaalam na kami. Mga 3 araw kami sa bundok. Pero may naalala ako. At sabi ko sa boyfriend ko na makikitawag sana ako kung may malapit na telepono. At sabi niya sa bayan meron. At dadaan muna kami doon para mamili ng mga kaunting makakain gaya ng dilata at mga chichirya. Pagkarating namin sa palengke, ay dinala ako ni Marcel sa isang tindahan na may telepono na nagpapatawag ng long distance at overseas call. Mabait naman ang may-ari ng telepono at agad naman akong pinapasok sa isang cubicle at do'y pumwesto. Idinayal ko ang number na ibinigay ni Nenet. Agad naman siyang sumagot at nag-usap kami. At napagkasunduan naming makikipagkita ako pagkababa namin mula sa Mount Malindig. Pagkasabi ko ng pangalan ng bundok, ay tila natigilan siya sa pagsasalita. At kasunod niyo'y, sinabi niyang mahilig din pala ako sa horror experience. Pinag-ingat niya ako at sinabihang magdala ng kahit anong pangontra sa mga ibang nilalang gaya ng asin, luya, bala ng baril at posporo. At bago niya ibinaba ang auditibo ay sinabi niyang mag-ingat raw ako sa mga taong nakikipag-usap sa akin. Baka paglaruan daw ako ng mga di nakikita o mga taong nagpapalitan niyo bilang aswang. Mga ganap na 10:30 ng umaga ay nag-umpisa na kaming umakyat kasama ang 3 katutubo, isang babae at 2 lalaki. Masaya ang pag-akyat namin iyon dahil yung isang katutubo ay magaling magsalita ng Tagalog at English. Hindi nakapag-aral ngunit natuto lang sa mga dayuhan na nakakasama niya sa pag-akyat. Halos hindi kami makahakbang pataas dahil sa tawa. Joker kasi, kaya napapasabi ako na, "Sandali, Manong! Maya muna tayo magpatuloy. Ang sakit na ng tiyan ko sa katatawa." Sabihin ba naman niya kasi na ang mga katutubo raw ay may lahing aswang at sosyal dahil ayaw sa hilaw at gusto ay barbecue. At dapat may sausawan din. Hindi ako nakamove on sa sinabi niyang yun. Kaya tawa ako ng tawa. Mga bandang 3 ng hapon, ay may napansin akong isang kubo sa di kalayuan. Sinabi ko yun kay Marcel at ang sabi niya, baka kubo ng mga nangangahoy kung minsan daw kasi ay nagpapagabi sila sa bundok.
Nakita kong may lumabas na matandang babae na nasa 70 na siguro dahil puti na ang kanyang mahabang buhok. Tumingin siya sa akin at sumigaw siya ng, "Huwag kayong dumaan dyan, masukal dyan, at maraming ahas." Nagtinginan kaming lahat. Sinunod namin ang sinabi ng matanda at sa ibang direksyon kami dumaan. Noong unang gabi namin ay nakaumoy kami ng sobrang baho. Sinabihan ni Marcel yung isang kasama namin na bakit naman sila doon malapit dumumi. Nangangamoy tuloy. Mariing tanggi naman ng lalaki. Sabi naman nung isa, hindi siya. At mas lalo namang hindi yung babae dahil magkasama kaming tatlo ni na Marcel. Mga alas 9 na noon ng gabi, nakapasok na kami sa loob ng tent namin. Nang may nasinaga ng ilaw sa labas na anino ng taong nakayuko at buhaghagang buhok. Gumagawa ito ng tunog na nakakatakot. Ginising ko si Marcel at itinuro ko sa kanyang anino at sabi niya, "Wag daw akong matakot dahil hindi makakalapit sa amin ang kung sino man ang nasa labas dahil may pangontra raw siya." Naririnig ko pa rin ang tunog ng nasa labas ng tent namin. Nakita kong may inilabas si Marcel na punyal na kulay bronze. Itinarak niya ito sa lupa at nagdasal ng pantaboy ng aswang o engkanto. Lumipas ang ilang sandali ay umalis na yung nakakatakot na nilalang sa labas. Kinaumagahan ay maaga kaming nagligpit upang makaakyat na kami sa tuktok ng Mount Malindig. Ikuwento namin ito sa mga kasama namin at ayon sa kanila, wala naman raw silang napansin kagabi. Ngunit alam nilang may mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Habang paakyat kami ay nakakaamoy ulit kami ng masangsang na amoy. At mula sa dikalayuan ay nakita namin na naglalakad sa may kakahuyan ang matandang nakita namin sa may kubo. Nakabitbit siya ng mga panggatong. Ang napakalaking palaisipan sa amin ay kung papaano siya nakaakyat ng bundok sa kanyang edad. Base sa lakas ko, halos hindi ko na kayang umakyat pa. Siya pa kaya? Noong mga panahon na yun, ay ginagapangan na rin pala ng takot ang mga kasama namin. At nagsabi ang isa na, bilisan na lang namin ang paglalakad at mag-ingat sa mga damong ligaw. At sa wakas, ay narating din namin ang tuktok ng Mount Malindig. Mas mararamdaman dito ang sarap ng haplos ng hangin. Medyo matarik ang pag-akyat, pero sa tulong ng mga sihiklan na guide namin, ay naging matiwasay naman ang matarik na daan. May nalampasan kaming mga mossy part. Feeling ko tuloy, nasa movie ako na Haunted Forest. May mga parte na muddy at madulas, ngunit alam ng mga guide namin ang daan na hindi maputik. Mula sa itaas ay makikita ang kagandahan ng mga dagat na nakapaikot dito, mga lupain na humahalik sa kaparangan na sumasamba sa Mount Malindig. May kwento na may isang babae raw o reyna na napakapangit ang ugali na naninirahan dito at ang pangalan ay Maria Malindig. Hindi siya palangiti at kung tumingin ay napakatapang at ang kanyang mga mata ay nagkukulay diamante kung makatitig. Pinaparusahan niya ang mga nasasakupang nagkakasala. Ayaw niya sa tao at dahil sa kagaspangan ng ugali ay naging isa siyang bundok. Ang dahilan ng kanyang buktot na gawain ay dahil walang nagmamahal sa kanya at hindi niya alam kung paano magmahal. Mahal, gusto mo bang dito tayo matulog ngayong gabi? Tanong ni Marcel habang nagluluto kami ng agahan.
Kung maaari lang ay huwag na sana. Umuwi na tayo. Takot na akong mag-stay pa dito ng isang gabi, mahal. Sagot ko na halatang hindi mapakali. Feeling ko kasi may nakasunod sa amin. Ngunit si Marcel pa rin ang nasunod. Dahil gusto niyang ma-experience mag-camping sa tuktok ng Mount Malindig. At wala naman kaming napansing kakaiba ng gabing iyon. At nakatulog naman kami ng maayos sa loob ng aming tent. At may mga ibang tao rin na umakyat noon. Kinabukasan, mga bandang alas tres ng hapon, ay bumaba na kami. Mabilis ang pagbaba namin. Nagpalipas ulit kami ng magdamag malapit sa isang lawa. Ngunit nakakaramdam pa rin ako ng takot. Naiisip ko na paano kung biglang may sasalakay na aswang at saktan niya kami. Mga alalahanin na hindi nangyari. Ngunit nakakarinig lang kami ni Marcel ng mga parang umaakyat sa mga puno at umiikot sa paligid. Kinabukasan ay maaga kaming nagligpit ng mga gamit at tinahak na namin ang daang papaba. Sinundan namin ang mga kasama naming katutubo na nagtatawanan hanggang sa narating namin ang kubo ng matandang babae. Dahil pagod na kami at isang araw pa na pagbaba, ay nag-offer ang matanda na doon na kami magpalipas ng gabi at sinang-ayunan naman ng lahat. Nagluto ang matanda ng mga kakanin at tinola. Sabi niya, magpakabusog raw kami para may lakas kami sa pagbaba bukas. Nagpakilala siya bilang si Ordoha. Ngumiti ng nakakatakot ang matanda at lumabas ang maiitim ng mga ngipin nito na labis kong ikinabahala. Mag-ingat kayo dito sa gubat dahil may mga aswang na gumagala. Sabi niya at saka tumalikod na. Doon na kami kinabahan dahil naalala namin yung nangyari sa taas kahapon noong sinalakay kami ng isang nakakatakot na nilalang. Maaga kaming natulog. Nagtayo kami ng tent sa paligid ng kubo. Napakatahimik ng paligid nang bigla ay nakarinig kami ng ingay ng mga manok at isang pusa. Parang naglalaban ng mga ito. Lumabas kami ni Marcel. Inilawan niya ang parteng maingay ng flashlight. At nagulantang kami sa aming nasaksihan. Isang maitim na hayop ang aming nakita na kinakalaban ang mga manok at isang pusa. Tumingin sa direksyon namin ang itim na nilalang at mabalahibo ito. Pulang-pula ang kanyang mga mata at buhagag ang buhok. Hindi mawari kung baboy ito o aso dahil nakadapa ito at ang nakapagtataka pa ay kasing laki siya ng isang tao. Sa takot namin ay pumasok kami sa loob ng kubo at yung tatlo na kasama namin ay nagbantay sila sa labas na may mga hawak na mga itak. Isa pang pinagtakhan namin ay wala ang matanda sa loob ng kubo niya. Doon na kami kinutuban. Di kaya siya ang nakita namin kanina. Mula sa labas ay pumasok ang isa sa mga guide namin at sinabihan kaming magmadali at aalis na raw kami dahil may hinala silang aswang ang matanda sa kubo. Wala kaming inaksayang oras. Mabilis na niligpit namin ang aming tent, mabuti, at hindi kami naglabas ng mga gamit na pangluto dahil ipinagluto naman kami ng matanda. Mabuti at hindi niya kami nilason.
Mga bandang alas 4 na ng madaling araw noong magdesisyon kaming umalis na. Naalala ko pa, bago kami umalis ng kubo, ay may natanaw kaming napakalaking aso malapit sa kubo. Ngunit mailap ito at naroon na naman ang masangsang na amoy. Noong mga ngalahati na kami, ay sobrang hingal namin. Nasa malapit na kami sa babaan, siguro 30 minutos pa. At least sa parte na yun, ay mas ligtas kami kesa sa taas. Dalawa at kalahating araw ang ginugol namin sa pagbaba. Pagkatapos ng bakasyon ko, ay nag-usap kami ni Marcel na siya naman ang magbakasyon sa amin sa susunod na taon. Naghingi ng paumanhin ang mga magulang ni Marcel, lalo na ang papa niyang may sakit. Dahil kung hindi lang daw siya sakitin, ay nailayo sana kami sa peligro, lalo na sa naranasan namin sa pag-akyat. Pumasyal din ako kay Ate Nenet na isa palang manggagamot. Naramdaman daw niyang may kakaiba sa akin, kaya nilapitan niya ako sa bus at gusto akong tulungan. Lapitin daw ako ng mga kakaibang nilalang. Binigyan niya ako ng mga pangontra na nagagamit ko naman until now. At naging magkaibigan kami hanggang ngayon. Pagkatapos ng 2 taon, ay nagpakasal kami sa embassy ng France ni Marcel. At dito na rin kami nanirahan kasamang aming 2 anak na kapwa may mga asawa na rin. At nagtrabaho pa rin bilang consultant ang aking asawa. At sa 2023, ay uuwi na kami sa Maynila for good. Nakabili na kasi kami ng bahay sa Pasay at doon na rin kami maninirahan. Sabi nga nila, saan mang gubat ay may ahas, saan mang bundok ay may peligro. Kaya mag-ingat tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. At huwag na huwag tayong palilinlang. Yours truly, Mrs. Divina Jokno Kerubin. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.